mga dam ay nagkokontrol ng mga malalakas na agos ng tubig na nanggagaling sa mga iba't ibang mga lugar dulot ng mga kalamidad. Yung pong ito ay ipapakita po dito ang isang dam sa Lutayan Sultan Kudarat na nasira po ng sunod-sunod na pag-ulan. Dati po, yan po yung dating itsura ng dam na yan. So, malakas po ang agos ng tubig na nanggagaling sa Coronado City. Pinagkukunan din ito ng mga pagkain ng mga tao. Sila ay namimingwit ng tilapia, karpa at mga hito. Patunay na lamang nito na marami ding benepisyo ang dam na ito. Pero ang dam na ito ay tuluyan ngang nasira. At alam niyo ba na sa taas ng dam ay isa din itong tulay na nag-uugnay sa Lutayan Sultan Kudarat. So yan po yung mga larawan dati before pa po nasira ang dam. Yan po ang mga taong masayang namimingwit at nagkuha ng kanilang makain. Ang dam po nito ay matatagpuan sa Lutayan, dadaan ka po sa Tantangan, liliko ka po sa Kabuling at dire-diretso ka lang po sa sementadong daan na yan. At papunta po sa Barangay Antong Lutayan Sultan Kudarat. Ayan na po ang dam natin ngayon. Tuluyan na ngang bumingay ang dam sa Lutayan. Isa ang tubig sa pangunahing naghahatid ng malaking problema sa dam na ito mula sa malakas na ulan, umaapaw ang ilog, nagkakaroon ng baha hanggang sa pag-collapse ng dam na ito na naging isang bangungot nga para sa mga taga-Lutayan at karatig na mga lugar. Hindi na makontrol ang baha, lalo na ngayon ay madalas ang pag-uulan halos araw-araw. Sobrang lakas ng tubig ang tumama dito. Inaayos naman ito ng ating mga taga-Niya, pero syempre sa climate change na nararanasan natin ngayon, unpredictable at uncontrollable talaga ang mga natural calamities. Ang simpleng damage ay patuloy ngang lumaki sa patuloy na pag-uulan. Makikita natin na nag-iwan ito sa mga residente ng isang malaking damage sa kanilang mga ari-arian. Makukumpara po natin sa video or sa picture na nasa unahan, meron pong napaka healthy na agos ng tubig last time, pero ito na siya ngayon. Tuluyan na nga siyang nasira. Ayan. At inabot niya po yung mga properties po doon sa kabila na nagkoconnect po sana sa Lutayan Sultan Kudarat. At nakikita niyo po yung mga puno dyan ay na-damage na din po. Ayan. At lalo pong lumalalim ang ilog na yan. At lalo pong lumalawak ang kanyang mga damage. Nagdudulot din po ito ng mga pangamba sa mga residente na malapit po sa dam na ito dahil hindi po natin mapipredict kung kailan uulan, kailan tataas ang tubig dito at baka abutin ang kanilang mga bahay-bahay.
makikita natin sa video na ito kung gaano kadelikado ang tubig pag hindi na control. Lalo na't nasira ang dam na ito. Itong dam na ito ay isang pag-asa sana na maibsan ang paghihirap ng mga tao. Ilang beses na tayo na nakakita ng mga baha. Ang malaking pagbabago ay nagsisimula sa maliit na gawain lamang, kaya naman ito ay simulan na bago pa lang tayo gantihan ng ating kalikasan at pagsisihan itong lahat sa huli. Ang climate change o abnormal na pagbabago ng ating klima ang isa sa pinakamalaking suliranin na hinaharap sa ngayon, at ito rin ang sanhi ng malakas na bagyo, malakas na pag-ulan, malakas na hangin, paglamig at tag-init, yung tinatawag nating El Niño at La Niña ng mga temperatura, pagtaas ng tubig, dagat, pagtaas ng ating ilog, pagkatunaw ng yelo at mga pagsabog ng bulkan. Yan po yung sa kabilang bahagi ng dam po. Diba? Yan. So halimbawa po, imaginein po natin dyan, pag lumakas na naman at sunod-sunod yung ating ulan, mapupuno na naman siya at magkukos na naman siya ng further damage sa ating mga dam. And yung mga lupa na yan sa gilid ay unti-unti na namang mababakbak at lalawak na naman ang damage ng ating dam. Ayan, nakikita mo? Ayan, grabe as in. Malaki na nga ang nabago sa dam na ito, at ang mga taong in-charge pa ito dito ay nagsisikap na maibalik sa dati ang dam na ito. Nagpapahiwatig lamang na huwag po tayong mawala ng pag-asa, at sa bawat problema ay merong solusyon. So sa kabila ng pagbabago ng ating klima, tayo bilang mga individual ay maaaring gumawa ng mga hakbang upang labanan ang tinatawag na climate change. Maraming paraan na tayo ay makakatulong sa pagbabago ng ating klima, at isipin po natin ang mga future ng ating mga younger generation, lalo na po ang ating mga anak. Ang mabilis na pag-init ng ating planeta ay isa sa mga dahilan sa pagnipis ng ating ozone layer ng dulot ng ating climate change. Kaya naman, ang pagtatanim ng puno, ayan, doon may mga puno, at hindi basta-basta ang pagpuputol ng mga punong kahoy ay labis na nakakatulong upang mabawasan ang, of course, grabe or labis na pag-init na siyang nakakasira sa ating kalikasan. Minsan nga, sabi ni Zoe, pag may nakikita siyang baha, tinatanong niya, "Mami, bakit hindi pa
hindi pa daw nadi-drain yung baha. Hindi pa ba daw umiinom yung tree ng water? Ganun po yung isip ni Zoe. Kaya si tree po para po sa isang bata ay siya ang uminom ng mga tubig para maiwasan ang pagbaha. Kung mapapansin po natin, madami din pong mga basurang itinatapon sa kahit saan-saan lamang. So ang pagtatapon ng basura sa tamang tapunan ay isang simpleng gawain lamang. Ngunit kung ito ay makakaugalian, ay malaki ang maitutulong nito sa ating kapaligiran. So may iwasan natin ang pagbabara ng mga daluyan ng mga tubig dahil po nagiging aware tayo na hindi po tayo magtatapon ng basura kahit saan. Maiiwasan natin ang posibilidad ng pagbaha sa mga daluyan ng tubig. At matuto din po tayong mag-recycle. Hindi sa lahat ng mga bagay na ay patapon na ay wala ng halaga. So mag-recycle po tayo. Alamin po natin kung saan or anong mga bagay ang pwede nating i-recycle at ang mga itatapon po natin. Ang pagbabago ng ating kalikasan ay hindi magagawa ng isang tao lang, diba? Ika nga nila, no man is an island. So ang pag-aayos po nitong dam na ito ay hindi lang po responsibilidad ng ating provincial government, pero tayo din po lahat ay dapat involved din po dito. So kailangan po nating makiisa sa mga proyekto na para naman po sa ating ikabubuti. Kaya naman po, halimbawa ikaw po ay may kaalaman or may sapat na kaalaman, ay huwag kang pong mag-atubiling ipamahagi mo sa iba at manghihikayat na sila na tumulong po sa pagprotekta sa ating kalikasan. At ang resulta po na ito ay tiyak na magpapabilis ng pagbabago po na matagal na nating inaasam-asam. So makikita po natin sa video na yan na isa sana malaking ginhawa kung hindi nasira yung bridge po sa taas. Napakalaking ginhawa sa mga tao patungo po sa Lutayan, yung bridge na yan. Yan. Pero, dahil po sa ating climate change, ay nasira po yung bridge na yan. Kagaya nyo rin po ay ako po ay isa din sa umaasa na sana mabalik po sa dati ang itsura ng dam na ito at sana po sa mga gilid ng dam na yan ay maraming punong tutubo na po at mabalik na po sa dati yung ang mga tao ay madami pong nakukuhang mga isda lalo na po ang tilapia dahil ang Lutayan ay mayaman po sa tilapia.
sa tulong ng municipal government ng Lutayan at provincial government ng Sultan Kudarat, ako po'y naniniwala na maibabalik sa dati ang lahat at kailangan lang po nating magtiwala. Magtulungan po tayo na maibalik ang dating function at kaayusan ng dam na ito para hindi na po kabahan ang mga tao at para makuha po natin ang mga benepisyong na idudulot po ng dam na ito at ma-prevent po natin ang damage sa ating kalikasan at sa ating mga tao at sa mga properties po natin. Hanggang sa muli po. Please don't forget to subscribe po sa aking YouTube, sa amin pong YouTube channel. And like and share po. Thank you.